Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ang pagkumpara ni Scottie Pippen kay LeBron James at Kevin Durant at ang dalawang player na pinag-iinteresahan na makuha ng Lakers para magkaroon sila ng shooter na makakatulong ni LeBron James at Anthony Davis at pag-usapan na rin natin ang sinabi ni Magic Johnson kay Anthony Davis at sa Lakers para manalo. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Ayon sa Lakers superstar, Hall of Fame at 5-time champion na si Magic Johnson na kinakailangan daw muling pag-isipan ni LeBron James at Anthony Davis ang kanilang role sa Lakers. Kailangan palibutan sila ng Lakers ng mga shooter at huwag papayagan si Anthony Davis na magsabing ayaw nitong maglaro ng center position. Kailangan daw nitong maglaro ng mas maraming oras sa naturang posisyon at hindi pwedeng humindi ito mga amigo. Ang Lakers daw ay gustong manalo kaya hindi pwedeng humindi itong si Anthony Davis at yun ang nakikitang paraan ni Magic Johnson. At bawasan daw ang role ni LeBron James, kumbaga huwag daw itong gawing point guard kung saan mas mapapagod si LBJ kasi kinakailangan niyang magdala ng bola at mag-set up ng opensa ng team mga amigo. Dapat daw may ibang gumawa noon sa team para makapagpahinga si LBJ at maging fresh ito sa darating na playoffs. Ito ang perspective ni Magic Johnson na nakikita niyang paraan para manalo. Bagamat ang pinakadahilan kung bakit maaga na mahinga ang Lakers ay dahil sa injuries ng kanilang dalawang superstar at ilang key players mga amigo. Samantala, ang Hall of Fame at NBA champion na si Scottie Pippen ay nagbigay naman ng kanyang opinion at pinagkumpara niya si Kevin Durant at LeBron James. Si KD ay kagagaling lamang sa napakabangis na performance sa playoffs kontra Milwaukee Bucks kung saan may pagkakataon sana silang manalo kung hindi nakaapak sa linya ang kanyang paa for possible 3-pointers mga amigo. Ayon kay Scottie Pippen na si KD daw ay isang dakila sa larangan ng opensa at yun daw ang naging kalaban ni KD dahil hindi daw nito alam kung paano maglaro ng team basketball. Patuloy daw itong sumusubok na magbigay ng fans sa opensa samantalang hindi mo daw ito makikita kay LeBron ang tumira ng ganon. Mas magiging matalino daw ito at puporsahin na magkaroon ng double team. Yan daw ang hindi kayang gawin ni Kevin Durant. Si Kevin Durant daw ay kayang umiscore better than LeBron James, pero kaya ba daw nitong lampasan si LeBron? Sinubukan daw nitong talunin ang Milwaukee Bucks kaysa i-utilize ang kanyang team. So parang sinasabi ni Scottie Pippen na sinulungan ni Kevin Durant ang laro at gustong ipanalo ito sa kanyang scoring kaysa magamit ang ibang kasama na may kakayahan din umiscore at magkaroon ng mas magandang pagkakataon na makatira. Si LeBron James daw ay maghahanap ng paraan kung paano nito matatalo ang kalaban at hindi daw ito mapapagod ng sobra-sobra at pwedeng hindi siya ang tumira ng last shot. Si LeBron daw ay hindi magiging KD at si KD ay hindi magiging LeBron. Yan ang mga sinabi ni Scottie Pippen mga amigo. Marami nga ang hindi ito nagustuhan dahil ang kasama daw ni Kevin Durant that time ay hindi naman maaasahan dahil si Joe Harris daw ay hindi naman naging efficient at maging si James Harden ay ganoon din. Kaya todo kayo ditong si Kevin Durant para lamang manalo mga amigo. Ano ang masasabi niyo mga amigo patungkol dito? Samantala, ayon naman sa report na si Spencer Dinwiddie daw ay mas prepared na maglaro sa kanyang hometown sa Los Angeles. Ayon yan sa report ni Christian Winfield ng New York Daily News. Bad news lang para sa Lakers dahil ayon sa balita, gusto nitong mag-opted out sa kanyang kontrata para maging free agent at makukuha lamang ito ng Lakers sa tinatawag na double sign and trade unless kung magpapababa ito ng kontrata sa free agency mga amigo dahil sa kagagaling lamang nito sa injury. Isa pang pinag-iinteresan ng Lakers ay ang veteranong si JJ Redick mga amigo. Si Redick ay hindi naging maganda ang 2020-21 season kung saan nakapag-average lamang siya ng 7.4 points, 1.5 rebounds at 1.2 assists per game. Pero tanda natin na decenting shooter itong si JJ Redick mga amigo. Kaso medyo nagkakaedad na rin. Siya ngayon ay 37 years old na. Ilan sa mga interesadong team na kunin si JJ Redick ay ang Lakers, Knicks, Sixers at ang Nets. Yan lamang ang ating NBA update. Hanggang sa muli, God bless.